Hello po sa lahat. Sa ngayon po ay pag-aaralan po natin kung paano mag-mix ng kulay. Sa ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-mix ng kulay. Pero bago po ang lahat, please subscribe my channel para po madali nyo po ako makontak, mahanap kung may kailangan, in case may kailangan kayo. So, sa ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano mag-mix ng kulay. Kailangan po meron po tayong primary colors na tinatawag. Meron po tayong ito, red. Ito po siya red. Meron po dapat tayong yellow. Ito po yellow. Tsaka meron po tayong blue. Dahil ito po ang mga hindi natitimpla. Makikita ko lang po sa inyo kung ang ano nito. So, kailangan po natin ng yellow. Yan po. Yellow. At kailangan din po natin ng, ito po yung mga primary colors natin. Red. Ito po ang red. At ito rin po yung blue. Ito po yung karaniwang ginagamit ng mga artist, yung primary colors na tinatawag. Primary colors kasi hindi po siya pwedeng i-mix. So, pumunta naman po tayo sa secondary colors na kung saan secondary colors. Secondary and dairy colors. Secondary colors po, ito po yung resulta ng mixing po ng red at saka ng yellow. Ang lalabasan po niyan ay orange. Pakikita po sa inyo. Tapos mixing naman po ng red at saka blue, labas niya ang purple. Tapos ang mixing naman po ng blue at saka yellow, labas po niyan ay green. So, ayan po. Pakikita ko po sa inyo. Ang orange po ay mixing ng ito, pakikita ko sa inyo. Orange ay ito po, mixing ng yellow at saka, ayan, yellow at saka pula. Ayan po, orange. Ang labas po niyan ay orange. Yan po ang secondary colors. Yan, orange. Yan. At pakikita ko lang po sa inyo ang mixing ng
red at saka ng blue, labas po niyan ay purple. Ayan po yan. Ito po. Kaya lang kaunti lang po siyang red. Kailangan makikita nyo, titingnan nyo rin kung gaano karami ang lalabasan. Kasi pag sobra ang dami, sa kaunti lang po ay mag-umbisa. Ayan po. Purple po labas niya. Red at saka blue. Ayan, purple. Purple po labas. Ayan. At pag nag-mix naman po tayo ng yellow at saka ng blue, ang labas po niyan ay green. Ito po yan, yellow at saka blue. Ayan. Yellow at saka blue, labas po niyan ay green. So ayan, so ayan po, ayan po ang secondary colors. Tapos meron naman po tayong tertiary colors na tinatawag, na kung saan makakapag mix na po tayo ng kahit na ano by adding the secondary colors and primary colors plus white. Tertiary colors, yan po yung tertiary colors. Tertiary colors. Gaya po nito, ang red po susulat po muna rito ang orange. Ang orange po equals, ang orange ay mixing po yan ng red plus yellow. Red plus yellow equals orange. Tapos ang purple po ay mixing naman po yan ng red plus blue. Purple po ang labas niyan. Tapos ang green, blue plus yellow. Yan po ang tertiary colors. Tuturo ko pa rin po sa inyo kung ibang mga kulay. Tertiary colors po, halimbawa na ang orange, pag dinagdagan mo po siya ng white plus white po yung tertiary colors, kung kahit na anong kulay na gusto mo nang gawin ay pwede mo na siyang mapalabas, dadagdagan mo lang po siya ng white. Kahit na anong kulay na siya, basta meron ka ng mga primary colors, ay pwede mo na siyang i-mix. Depende na po yan sa paningin nyo kung paano nyo gustong gagawin. Halimbawa po sa green, kung gusto nyo ng dark, lagyan nyo po siya ng itim. So, yan po pansamantala ang unang mixing ng colors, dahil iyan po ang importante kung ikaw po ay mag-aaral, mag-painting. Importante po dyan is yung marunong kang mag-mix ng kulay, para kung ano man, in case kailangan mo mag-mix ng dahon, so kailangan mo ng green. Kung wala kang green, mag-mix ka, yan po. Kaya kailangan po matutunan natin kung paano mag-mix ng mga kulay. So napakarami pang kulay ang kailangan mo malaman kung paano siya timplahin. Sa ngayon po, importante ay matutunan po muna natin ang unang steps ng pag-mix ng limang kulay. So, sa mga susunod po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-mix ng iba't ibang uri ng kulay by adding white. Like for example po yung ito, orange. Ayun, sa
dito po tayo sa primary colors. Pag red, red, ikikita ko po sa inyo dito. Ang red po, red. Tapos, blue. Ayan, pagka ang red po, dinagdagan po natin siya ng kapirasong white. Dagdagan po natin kaunting white. Ow. Ayan. Labas po niyan is pink. Depende na po sa pink na gusto nyo. Ayan po. White, dagdagan po natin ng white, labas po niyan ay pink. Ayan po yan. Pink. Red po yan. Plus white. Red plus white. Pagka sa black naman po, black. Black plus white. Black plus white. Labas po niyan ay hanap tayong black. Gray. Ayan po. Lagdag po tayong konting black. Ayan. Kuha po tayo ng konting white. Tapos, ayan, black. Labas po niyan ay gray. Depende na po. Dinamihan nyo yung white, light gray po. Pagka medyo ano, dark gray. Pero ang kalalabasan po niyan ay gray. Ayan. Pag dinamihan po natin ng white, maglalight siya. Maglalight siya na maglalight. Ayan po. Gray ang labas. So, ayan. Red plus white, labas po niyan ay orange. Pink, ito pink pala. Red plus white, labas po niyan ay pink. Tapos black plus white, labas po niyan ay gray. So depende na po sa inyo kung anong kulay po gusto niyo. Halimbawa po, blue, blue plus white, labas po niyan ay maglalight po, light blue, kaya sky blue, maglalight po siya. Pakita ko po sa inyo ito, blue plus white. Blue plus white. Yan. Blue plus white. So makakalikha po tayo ng iba't ibang kulay sa pamamagitan ng pag-add po ng white. Ayan po, depende na po sa blue kung anong gusto nyong blue. Ayan. Ito po ay light blue or sky blue. Basta po maglalight po siya. Ayan po ay resulta ng blue plus white. Ayan po ay blue plus white. Ayan po, light blue. Light blue po ang labas niya. Light blue. Light blue. Ayan. So, pansamantala po, dyan po muna tayo. Sa mga susunod po ay tuturo ko sa inyo ang pagmimix ng iba't ibang kulay para po pag nag-start na po kayo mag-painting, ay alam nyo na kung anong kulay ang gagamitin nyo, kung anong pintura po ang gagamitin nyo. At saka ang importante po ay alam nyo rin kung anong uri ng pintura ang gagamitin nyo. Sa ngayon po ay water-based po ang ginagamit natin.
So kailangan po, pag water based ay kailangan lahat po ay water based ang gagamitin natin. Hindi po tayo pwede mag-mix ng enamel, dahil pagka enamel, kailangan puro enamel din. Pagka lacquer, kailangan puro lacquer din. So dito po sa mga painting, water based po tayo, o kaya tubig po ang pinaka thinner po natin. So maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo at may matutunan po kayo, para po pag nag-umpisa na po kayo mag-painting, ay alam nyo kung paano mag-mix ng kulay. So maraming salamat po again. God bless. Thank you po.